Magandang buhay. Paki-like naman po, subscribe, and share ang aking channel. Thank you. Disclaimer lang po, ang aking i-share sa inyo ngayon ay base po sa aking tunay na experience po noong kami po ay pumunta ng Oroquieta City. Kami ng aking husband po ay principal sponsors sa kasal. Ang mga videos na ito at larawan ay kuha po bago pa man ako nagkaroon ng severe allergic reaction. So, andito po kami sa Doliok Cold Spring ng Oroquieta City. Makikita mo ang napaganda ng lugar. Nasa gitna po siya ng kagubatan. At napakalamig po ng tubig dito. Napakalinis din ng kapaligiran. Bago po ako nagkaroon ng allergic reaction, ay nag-breakfast po kami dito. Marami po kami kinain ng mga fresh fish. At saka may kinain po kami parang kinilaw na gawa po sa beteranus fish na first time ko pong nakain. Kasi wala ito sa aming lugar. Dito ko lang po nakain. Enjoy naman kaming lahat at amazed kami sa lugar. Kasi nga po, napakaganda po ng nature dito. At napakaganda ng place, napaka-presko ng hangin, tsaka napakalamig din ng tubig. Pagkatapos namin kumain ay nakapag-design na po na maligo na kaagad. Kasi para makauwi na din kami para sa preparation ng kasal. Ayan po ang picture ko nang ako po ay naligo. Maya-maya po niyan ay kumati na po yung mata ko. Parang napakakate kaya nakapag-design akong umahon at hugasan yung mga mata ko gamit ang sabon at tubig. Kaya lang parang naramdaman ko talagang napakatindi ng kate. Tsaka maya-maya tumulo na din yung sipon ng ilong ko na pagka-heavy-heavy na sipon na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. After that, kinakabahan na ako. Nagtatawag na ako ng mga kasama namin kung sinong may dala na emergency drugs like mga anti-allergies kasi feeling ko nag-allergy ako sa nakain ko. Kaya lang, wala rin pong nakapagdala ng anti-allergy meds. Kaya dalit-dalit kami ng aking husband na umalis para pumunta sa syudad ng Oroquieta City. Dali-dali po kaming umalis papuntang syudad, which is 11 kilometers po ang layo galing sa Tuliok River. Habang binabaybay namin ng daan, partially black na po ang ilong ko. Nang malapit na kami sa hospital, sa bibig na po ako humihinga. Dali-dali naman po ako in-examine ng doktor at mga nurses doon at kinabitan ng head block. Dali-dali ko pong sinabi sa doktor ang history bago po nangyari ang lahat. At nag-complain na po ako na nahihirapan na po akong huminga. Dali-dali naman po siyang nag-order at nabigyan naman ako kaagad ng gamot. Maya-mayang konti, nawala ang black sa ilong ko at ako po ay nakahinga. Nawala rin po ang sipon ko. Hindi ko alam kung bakit ganun nangyari. Maga pa rin po ang mata ko. At least yun na lang po ang nararamdaman ko that time. Ako po ay lubos na lang papasalamat sa mga doktor at nurses, medical staff ng Centuries Hospital ng Oroquieta City. Maraming salamat po sa pagsagip ng aking buhay. Kung medyo malayo-layo lang ang lugar, siguro hindi na ako umabot. Ako po ay nagkaroon ng severe allergic reaction po dahil sa kinain kong isda. Ito ay tinatawag na anaphylaxis. Ito po ay overreaction ng ating katawan pag may napasok po ng mga allergens. Sa case ko, swollen eyes, runny nose at saka difficulty in breathing ang aking naranasan. Swerte pa rin po ako dahil nang mangyari ito ay malapit lang ako sa ospital at kaagad akong na-treat ng doktor. Kaya gusto ko pong i-share ang experience ko na ito na maaaring makapag-save din ng mga lives ng mga taong kagaya ko rin na kumpiyansa lang sa allergy. Wala po akong known allergy sa pagkain
o anuman. Kaya ganun, kumpiyansa. Paalala lang po sa mga medicine kit natin, mga emergency kits, kung pwede idagdag na po ang mga anti-allergies. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo aatakihin ng severe allergic reaction. So maraming salamat po sa panonood ng aking video at sana may natutunan kayo. Hinay-hinay lang po sa mga pagkain na bago po sa ating katawan. Kasi baka yung mga bagong pagkain na yon ay magdudulot ng allergic reaction sa ating katawan. Sana may na-learn kayo sa share ko na experience. Maraming salamat at huwag kalimutan pong subscribe ang aking channel. Magandang gabi, mga kapatid. You are off duty nurse, signing off.